Kung nakailang titi ako, ganito karami. Ito ay review. Kung maibabalik ko lang, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, no ang lumabas dito. What? This is my family. Hello guys, good morning. Pag lumalabas kasi ako, talaga hindi ko hindi ko ginagamit yung ilong ko kasi yun doon nagsastart yung hilo ko eh. Kapag naamoy ko na yung mga luto. Ayun, anyway. Hello, good morning. Pag nag-vlog ako ganito, alam niyo na medyo okay yung aking pakiramdam. Kailangan ko maglinis. Naiirita na ako dito sa kwarto. Kasi hindi ako lumalabas ang kwarto eh. Pagkagabi lang, pwede akong lumabas. Pero hindi ako bumababa na hagdan. Dito sa may family area. Doon lang ako nagsastay. Oh my goodness. Para pumapasok nga yung amoy pag nakapatay yung aircon. Halos hindi ko na nga pinapatay yung aircon kasi para umano yung hangin. Wait lang. Siguro ano lang to update. Kasi hindi ako makapag-vlog ng araw-araw. Alam niyo na guys. Kasi may mga times na okay ako. May time na hindi. Ngayon yung first time ulit na nagising ako na hindi masakit yung ulo ko. Usually, sumasakit yung ulo ko pag gising. Tapos nawawala rin naman siya after ilang oras. Ayan yung ginagawa ko. Ayan. Palipat-lipat lang ako dito. Dito ako sa computer. Minsan, no, dan TV. Kasi nakakulong lang sa kwarto. Pero ayun, today, ay wala na pala yung cramping ko guys. Ilang araw na wala. May konti, pero feeling ko, ano yun eh, sa pagbo-bloat ko. Kasi pagka, nautot na ako, sorry TMI. Yun na, okay na ako. Ayun, si Papa Kids, siya na lang mamaya mag-update ko anong mga kaganapan doon sa baba kasi di ako makababa. Maglilinis lang muna ako ng kwarto habang make use nitong energy ko habang meron. Ano pa, magpalit na tayo ng sapin. Parang okay pa naman siya. Ang pansin ko lang dito, parang may mga himulmul. Naiirita ako. Papansin mo? Parang may himulmul yung ano. Vacuum na lang siguro ito. Pag lumalabas ako doon, kailangan ano, nakamask ako tapos may tiger balm para hindi kumaamoy talaga. Kasi doon nagsastart once na maamoy ko na. Tsaka pagkatapos kong kumain, hindi pa ako kumakain ngayon ng breakfast eh. Pagkatapos kong kumain, doon na sumasama yung pakiramdam ko. Kaya mamaya na akong kakain. Maglinis muna tayo. Ano, hindi ko muna palitan talag. Parang kapapalit pa lang naman eh. Pero ngayon oh, may mga himulmul. Ito ang madalas kong gamitin ngayon, guys. Grabe, dry ng labi ko sobra. Siguro lagi ako nasa aircon kasi kaya, ayan. Lucas Papaw. Yung ginagamit ko sa lips. Lotion, syempre. Ang dry kasi ng skin ko. Lalo na pag lagi nasa, ano, nasa aircon. And Tiger Balm. Hindi ba din wala. My goodness, talagang yan lang ang pang, ano, pang mask ng amoy. Ipat ko muna to. Tsaka muna, sis. At mag-i-spray ako dito. Ito pa rin yung gamit ko, guys. Subusubuto ko to yung kay Via. Lalo na sa ano, salamin. Ang ganda niya sa salamin. Hindi pa. So, ayun. Pagod na ako. Pero at least ako paggalaw-galaw. Pagka medyo hingal na ako, eh. Tired na. Tama na. Mamaya ulit. Pahinga lang saglit. Tapos meron pa ako kasing liligpitin ng mga damit. Ayan, oh, liligpitin ko pa itong mga damit. Kailangan ilagay sa closet. Yan na lang naman. Ayan, good morning. Ayan, daming riders sa labas. Then, si Ju, silipin natin. May session today. Ano yung ginagawa nito? Mamassage na naman. Ayan, meron kasi siyang massage session. In between may massage. Ano ba yan, Ju? Ayan, balikan kita mamaya. Ayan, ulam natin today. Ayan, silip tayo sa lugaw. Ayan. So, ito yung bago namin, yung bilo-bilo. Ayan, kulay ube. Ube ba talaga yan? Oo. Oh, hindi, parang lang, hinagilang nila lang. Bilo-bilo lang yan, di ba? Oo. Oh, ayan, kinalayan ng ube. Tapos ito yung bilo-bilo na puti. Ayan. Wow. Ayan, tikim-tikim muna tayo. Taste test. Usok po. Wow! Usok po. Ano, Ju? Tulala ka na. Aga gumising si Ju ngayon, nasa 4 a.m. What? Oh, tulala na. May iyang na sa'yo. Nakatunga nga, no? Inaantok ka na, no? Inaantok po. Feeling ko, sir, inaantok. Alanganin kasi gumising ng gitna ng tulog niya yan eh. Alas mga 3 a.m. Tapos hindi na natulog. Ayan. Alamin oh. Po niya eh. Oh.
alam din po niya. Ngayon, iyak-iyak ka. Babay na si teacher. Almost done na, 10 minutes na. Finish mo na yan. Finish natin po dali. Sarap nilang pakinggan doon, no? Naririnig ko kasi sila pag nandito ako sa banyo. Ang lakas na ano ngayon na lugawan, guys. Thank you. Ang dami namin kasi dinagdag sa menu. Lalo na yung bilo-bilo. Grabe ang benta talaga. Wala pang merienda. Ubus na agad. Minsan lunch. Magla-lunch pa lang, sold out na. Kaya ayun, thank you, guys. Grabe yun. Naligo lang ako, hingal na. Ang dry ng skin ko, sobra, sobra talaga. Lagi ako nag-a-apply nito. Hindi ko alam kung sa pagbubuntis o dahil nandito lang ako lagi sa kwarto, naka-aircon. Sobrang dry, nakakairita na. Alam niyo yung ang gaspang ng face ko. Sobrang gaspang. Feeling ko nga dahil nga lagi ako naka-aircon nandiyan sa kwarto. Or siguro hinihigot ng baby ko lahat na... Grabe, alam niyo yung ganitong feeling, yung lalo na yung nahihilo. Naalala ko kay Jaya, ganito ako. So I'm hoping na girl. Pero alam niyo ba, nanaginip ako, hindi ko alam kung kagabi o nung isang gabi. Napananaginip ako, parang bigla ko lang naalala. Ayaw nga, no, nanaginip ako na ano, boy. Parang may part of me na parang, kasi gusto ko nga girl. May part of me na boy. Hindi naman sa malungkot, pero alam niyo yung, syempre, parang inaano ko na parang girl. Pero anyway, kahit ano. Ano pa man, girl or boy. Basta healthy si baby. Nandiyan yata yung sotang ko. Kasi habang naliligo ako, na feel ko na yung gutom ko eh. Pero kinakabahan ako kasi usually pagkatapos kong kumain. Doon na sumasama yung pakiramdam ko. At oo nga pala, 28 ngayon ano, 29, 30, 31, 1, 2. February 2 yung next na ultrasound ko. So, ngayon hopefully maging okay na. Ayan, may naalala kong gagawin. Sabi ko gagawa ko ng PT, kung nakailang PT ako. So, ayan, mamaya, yun yung gagawin natin. Bilangin natin kung ilan kasi hindi ko talaga binilang. Pero until today, nag-PT ako. Basta ikukwento ko sa inyo mamaya bakit ako ganun. 5 days na lang, ultrasound ko ulit. And I'm hoping sana maging okay na. Medyo lumaki na si baby, magpakita na siya. Gusto ko na siyang makita. Ay, ayan na pala yung soda mo. Okay, kain na tayo. Kanina pag-ising ko, ito yung una kong naisip. Sabi ko, sige nga, mag-sotang ko naman ako ngayon. Kain tayo guys, bagong luto ito. Natanggi ako masyadong mahilig sa maasim ngayon, ano? Dalawang kalamansi kagad eh. Medyo nakakasilaw ka ha. Anyway, kain muna tayo. Parang gusto kong mag-live. Mag-live tayo. Wala lang. Nakapag-live ako kanina. Habang kumakain ako ng sotang. Ayan, kaya busog na ako. Kitang-kita niya na yung aking tiyan na malaki. Laki talaga ng tiyan ko ngayon. Ewan ko ba. Anyway. Ay, inaantok na si Ju. Ang aga kasi gumising niyan. Ako din guys, maaga ako gumising lately. Mga alas 5. Late pa nga yun eh. Madalas 3 o'clock. Alam niyo bakit? Hindi ko rin alam eh. Pag nagising na ako, umihi ako, hindi na ako makatulog ulit. Alam niyo ba, meron akong diary. Sinusulat ko dito lahat ng mga nafe-feel ko. Para pag sa check-up, dadaling ko to para masabi ko yung mga concern ko, ganyan. At saka, may balak akong gumawa ng ng vlog, separate vlog, tungkol sa early symptoms ko bago ako nag-positive. And yung mga symptoms ko nung nalaman ko na buntis ako, ganyan. So, next time na to, talagang inaano ko siya, sinusulat ko siya mismo sa araw na naramdaman ko, ganyan. Tsaka para mas aware ako. Alam nyo na, knowledge is power. Para mas aware ako, para wala lang. Siguro para wala kasi akong ibang magawa. Diba, andito lang kasi ako. Kaya para to keep myself busy, ayun, nasulat ko lang. So, alam kong hinihintay nyo to. Kung nakailang PT ako. Doon muna tayo sa negative, ha? Ito yung negative. Ito yung positive. Ala, naghalo-halo na. My gosh. Hindi ko po ito nabilang talaga sa totoo lang, guys. Wait, ha? Ganito karami. Nilagyan ko siya ng date. Yung iba, hindi. Lalo na yung negative, hindi ko na nilagyan. So, alam kong sobrang OA. Pero, di ba nga sabi ko sa inyo nung nag-positive ako, bumili pa ako ng marami nun. So, after kong mag-positive, nag-pregnancy test pa rin ako. So, ito ay review. review ng mga PT at alin yung marerecommend ko. Okay.
So, hiwalayin ko muna yung negative, no? Kasi napagsama ko eh. At saka nilagyan ko na siya ng date para yung progression ba, ma-share ko sa inyo yung progression. So, dahil sobrang planado itong pagbubuntis ko na to, talagang nag-imbak ako ng pregnancy test. Nung nag-usap kami ni Papa Kids, pinaghandaan talaga namin, bumili ako ng folic acid, bumili ako ng PT, ayan, sa Shopee. Alam nyo na, mabilis kasi ngayon, diba? Tap-tap lang, o, bili na kagad. Ayan, napabili tuloy ako ng pregnancy test. Okay, so nung nag-positive kami, nung January 12, 6 days yan before nung ma-miss ko yung period. So, supposedly, magkakaroon ako January 18. Ganyan, yun yung ina-expect ko, mga ganun, 16 to 18. Regular yung aking period. Ang pinakauna naming pregnancy test, December 28. Ito yung nag-start na iba yung pakiramdam ko, guys. Ito yung masakit yung balakang ko. Sinasabi ko lagi kay Papa, parang alam ko mabilis, ang bilis naman, pero iba na yung pakiramdam ko, sabi ko sa kanya. Siguro by that time, nag-ovulate pa lang ako. Alam niyo yung sobrang sakit ng balakang ko, na parang pinaghahandaan na siguro ng katawang ko. Siguro na set ko na rin sa isip ko na ay magbubuntis ako, ganyan. Iba na yung nararamdaman ko. Siguro psychological, I don't know. Pero siguro yan na yung time na nag-ovulate ako. First time kong ma-feel yun na kumbaga sobrang aware ako na mag-ovulate ako. Dati hindi ko yun na-feel. Siguro dahil nga ngayon, planado talaga. Binigyan ako ng schedule, so alam ko na yung schedule ko na by this time, etong schedule na to, dyan ako mag-ovulate that yung mga araw na yan. Hindi ko alam yung exact date, guys. Hirap magsalita ng tuloy-tuloy. Hingal ako kagad. Tinry ko lang. Kasi that time, alam ko magiinom kami ni Papa. Kaya, sabi ko, mag-test muna ako. Yun yung time na magta-try kami. Within the schedule. Kaya, sabi ko, sige, magta-test muna ako. Wala lang. Gusto ko lang mag-test kasi dumating yung pregnancy test ko. Why not? Sige. Negative, of course. Ito yung unang-una, guys. Negative. Okay, December 28. Sakto pala, no? Kasi ngayon, January 28. Ginamit ko na lahat ng pregnancy test ko kasi may expiry to, guys, ha? So, might as well gamitin yun na. Siguro dito sa video na to, isha-share ko na din kung ano yung mga suggestions ko sa inyo, yung pinakamagandang pregnancy test na natry ko, and yung madali lang mabili, and mura. Pero kung gusto niya ng kasi ang pinaka-positive na nakuha namin is sa digital. So, pwede rin naman kayo mag-digital. Sa ano ko lang binili yan, guys? Sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung link sa description box, okay? Kay June, naka-isang pregnancy test lang kami nun. Kasi nga, hindi ko ina-expect na mabubuntis ako kagad. Delayed lang ako ng magdadalawang buwan na akong delayed nun. Sa ako lang, kasi wala akong nararamdaman. So, naisip ko lang, yun lang yung pinaka-symptom ko. Hindi ako dinatnan ng mag-almost 2 months. So, ayun, talagang positive siya kagad. At actually, tinago ko pa yun. Kunin ko nga, wait lang. Grabe, alikabok. Ito yung kay Tutoy, na nakita niya rin sa vlog, yung pregnancy test namin na vlog. So, ayun yun, natago ko siya. Iisa lang. So, compare natin sa planado ngayon na grabe. Ilan ba to? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 na pregnancy test. Pero sa akin okay lang kasi na-add to cart ko na eh. Might as well gamitin. Kaya ako non-stop na nagtatest kasi nga iba talaga yung nararamdaman ko, guys. Iba. Gusto kong uminom ng gamot kasi nagpa-prescribe pa ako ng gamot noon. Kaya ako nagpi-PT kasi nga hindi pwede kasi sa buntis yung inumin kong gamot. Pero ang ending, hindi ko pa rin siya ininom kasi na-feel ko kahit na negative yung test, na-feel ko nabuntis ako. Alam niyo yun? So, itong mga to, ayan, puro negative yan. Mura lang tong nabili ko na to. Ito, 5 piraso. Basta mura lang siya, mga 200 plus lang yata ito. Sa Shopee ko nabili. So, hindi ko na nilagyan ng date. Puro negative. May isa ako dyan na nag-faint line. Sana makita. Hindi ko alam kung makikita nyo. As in, sobrang faint lang talaga. Meron siya. Tapos, sumunod ito. Yung digital, parehong not pregnant to. Meron kaming pinuntahan na inuman nung December. Kaya, isa rin yan. Kaya ako ginamit. Tapos, binuksan ko yung isa dito. Ito, pangalawa. Binuksan ko sa loob. Though, hindi ko masasuggest yun, guys. Huwag niyong bubuksan ang digital. Binuksan ko lang kasi na-intriga ako. Gusto kong makita sa loob. And, meron ako nakitang faint line. Pero not enough para lumabas na pregnant siya dyan. Pero hindi ko alam kung reliable yun. And huwag nyo nang itry. Basta kung ano yung nakita nyo dito sa labas, yun na yun, guys. Kasi sayang eh, nawawala kasi yung sulat dito kapag binuksan nyo siya. Okay. Sumunod, bumili ako ng first response. Sabi ko, baka mas makita dito kasi mas mabilis daw to makita. Mas maganda yung review ng first response. Medyo may kamahalan din to. Nasa 900 yata ang 2 piraso. So, ayan, una kong test, negative. Hindi ko na rin siya nilagyan ng date kasi nainis ako. Nainis ako.
Oh, siguro mga ano to, January 6, kung hindi ako nagkakamali. Okay, ito yung pinaka-first na kitang-kita ko yung faint line. January 8. Ayan, nakikita nyo? Yung parang line dyan. Ayan, may faint line na siya, diba? January 8. Masyado pang maaga. 10 days before pa ng miss period ko yan. So, hindi pa siya ganun ka-reliable. So, binigyan ko ng ilang araw. January 12, ito yung sabi ko kay Papa. Papi, ito yung mga kambira, pampatulog lang. Pero wait lang, magte-test muna ako. So, ito na yung lumabas. Ito yung nakita nyo guys na nag-pregnant. January 12, yan. And ito pala guys ha, yung ganitong clear blue, 6 months ang itatagal nito yung sulat niya. Picturean nyo na kasi 6 months wala na siya. So, yan na yung pinaka, yan na yung pinaka BFP or yung tinatawag na big fat positive namin. Na talagang, ay, ito na nga, buntis na ako. So, finalo up ko yan nung hapon. Ito yung follow-up ko nung hapon. Ito, nabili ko to sa Shopee din, sa Watson's. Early pregnancy test, parang pink something. Nakalimutan ko guys yung pangalan, pero ayan, meron na siyang faint line. Masyado pa rin maaga to guys ha. Lumabas yung faint line kung January 12, so 6 days nga before nung period ko talaga. So, maaga. Kinabukasan, hindi pa rin ako makapaniwala. January 13. Dumating yung ibang pregnancy test. Yun yung sinabi ko na nag-add to cart ako. Dumating na yung ibang mga in-order ko. So, pagkadating ng clear blue, eto, feeling ko mas maganda yung clear blue, guys. Para sa akin, ha. Mas maganda siya kesa sa first response. Etong clear blue, sorry, nanilaw na siya sa loob. Meron na siyang faint line. Pero hindi pa siya sure na sure kasi nga faint line lang siya. January 13 yan, guys, yung kinuha ko. Siyempre, dahil hindi ako matahimik, dahil meron pa akong extra PT. Kinabukasan, nag-test ako ulit, January 14. So, itong January 14, ganun ulit, faint line. Faint line siya. So, hindi ko, guys, masasuggest na everyday mag-PT kayo. Wag ha. Mas maganda yung every 2 days. Kasi mas makikita nyo yung progression. Mas makikita nyo na, kumbaga, mas dumadami na yung HCG sa urine. Okay. Pero alam nyo, may napanood ako ng isang video. Puro negative yung pregnancy test niya. Kahit na nasa ospital na siya, negative pa rin. Na-confirm lang sa blood test. So, merong ganong tao na negative ka ng negative sa urine. Pwede kang mag-positive. Siguro hindi lang nakikita sa urine mo yung HCG. Pwede siguro yung mangyari, no? So, pinaka-confirmatory siguro is yung blood test. So, nagpahinga muna ako kasi natahimik na ako. Nakakita na ako ng faint line noong January 14. Sabi ko, ah, siguro okay na. Buntis na talaga ako. Tsaka, sure na ako kasi sakit-sakit pa ng boobs ko eh. After 3 days, ayan, kinuha ko ulit yung aking clear blue. Sabi ko, singa, naka 3 days na tayo. Tingnan natin kung marami na yung HCG sa aking urine. January 17, ito na yung pinaka dye stealer sa pregnancy test ko. Ito yung confirm na talaga yung line dyan, na mas matingkad na yung line. So, sure na ako, sabi ko. Alam nyo ba? Ako lang ba yung... Itong mga pregnancy test, lagi nandyan sa banyo. Kasi every time na magsi-CR ako, sinisilip ko yan. Alam nyo yung merong ano, ando na yung excitement, pero alam nyo yung nakaka... Wala pa rin ang anxiety. Kasi lalo na kapag wala ka masyadong nafe-feel. Para, uy, teka, hindi yata masakit ngayon yung puson ko ah. Ay, teka, parang hindi masyadong makirot yung boobs ko ah. Alam nyo yung titingnan na... Ay, hindi. Buntis pa ako. May ganung feeling, parang pang-ease lang siya ng anxiety. Dahil nga, nagkaroon na ako ng dye stealer sa clear blue. Mas gusto ko talaga clear blue kaysa sa first response. Ewan ko lang. Ewan ko guys ha, let me know kung ano thoughts nyo. Sa akin, mas okay yung clear blue. May natira pa akong isa, nung pink. So, same day, sabi ko, dahil nag-dye stealer ako dun, tinry ko siya. Ito hindi pa siya dye stealer kasi ito yung control, ito yung test. So, titingnan nyo muna ha. Pag mas matingkad yung test kaysa sa control, sure na talaga yun. So, January 17, ayan, yung faint line, kitang-kita na. So, ito na yung moment na talagang, ito na. Alam niyo, parang naano ko na, tuwan-tuwa ako. Imagine sa dami, ito na yung point na talagang tuwan-tuwa ako. Na parang may something sa akin na gusto ko nalang isatisfy dahil sa dami nung negative na PT na ginawa ko. Itong sumunod ng mga pregnancy test na to, parang pang ano na lang, pang satisfy na lang para sa akin, alam niyo yun. And pang tanggal ng worries ko. Fast forward, January 19, dumating ulit yung isa pang, marami ko in-order, guys. Marami ako in-add to cart. Ito yun, tatlong pregnancy test sa isang box sa first response. So, isang digital, tas dalawang yung lines. Ang ginawa ko dito, usually kasi ang ginagawa ko guys, iiyak ako sa cup, tapos ako i-dip. Kaso ito ang ginawa ko, tinry ko na mag-wee-wee mismo, yung hawak ko siya within 5 seconds. Yun nga lang, alam nyo ba, no ang lumabas dito. What? Hindi to nag-positive, negative siya.
dito sa digital. So, syempre, hindi ako matahimik. Teka, bakit negative? Iniisip ko, siguro kulang. Kasi nga, mali yung ginawa kong way. Mas masasuggest ko talaga sa cup kayo, tapos sa kanyo nalang i-dip, kesa yung iihi kayo diretso. Parang mas, or siguro, first time ko rin kasi i-try itong digital ng first response. So, yun yung lumabas, negative. So, syempre, kinabahan ako, negative siya. Kumuha ako ng ibang brand na dumating din nung mga nakaraan na pregnancy test. Ito yung Shex. Ayan. Ito, mara-recommend ko, guys. Mura lang siya. Yun nga lang kasi, Thailand. Ayan, no? Thailand kasi siya. Eh. Kaya, yung instructions niya, hindi niyo mababasa. Mahirap basahin. Pero kung medyo, ano naman na kayo, alam niyo na yan. Yun lang naman yun eh. I-dip niyo lang naman siya sa wiwi. Yun lang. Yun lang naman siya. Pareho nung ibang pregnancy test. Ito, may lumabas ng line. So, sure na ako dyan. So, kahit na nag-negative ako dito sa isa, sa digital, nag-positive naman siya dyan. So, para sure na sure talaga, sabi ko, wait, para sure, first response ulit, yung kasama nung isa. Kasi hindi ako makapaniwala eh, ng first response. First response to eh. Bakit nag-negative ako dito? So, ginamit ko yung isa pa na kasama niya. And, ayan, positive na siya. So, ayan na yung tama na, sabi ko. Okay na, tama na. Kaso may something sa akin na pagka kunwari hindi okay yung feeling ko. Alam niyo yung kinakabahan ako na, teka ba, parang hindi yata masyado masakit yung boobs ko ngayon. O bakit parang nawala yung sakit ng puso ko? Alam niyo yung, lalo sa first trimester, talagang hindi mo pa ma-feel eh. Kasi kapag ka second, dyan na yung ma-feel mo na yung paggalaw ni baby. Pagka first, ang dami pang ano eh. Parang may duda talaga. Teka, buntis ba talaga ako? May ganun. Pero sa akin, ang nakatulong is buti na lang marami akong nabiling pregnancy test. Though hindi ko ito mara-recommend guys ha. Sa akin lang. To each her own. Para lang ma... Alam niyo yun. Kasi unang-una, hindi ka pa pwedeng mag-consulta lagi sa OB ngayon. Considering pandemic. And matagal bago ka i-schedule ng OB. So kailangan sure na sure talaga na... You know, nabuo na, ganyan. Kasi hindi ka rin pwedeng basta-basta i-ultrasound kasi kagaya nung nangyari sa akin, wala pang nakita. So, sayang. Sayang yung binayad, sayang yung pera. Etong mga sumunod na pregnancy test, ginagawa ko na lang siya since meron ako dahil hindi ko na yung magagamit next time dahil may expiry yan. Ginagamit ko na lang siya para lang ma-ease yung worries ko. Lalo na pag may mga araw na hindi ako nakakaramdam ng symptoms. Na parang, uy, okay ako ngayon na, medyo kakaiba. So, ayun. Ito lang yung way ko para lang mawala yung worries ko. So, ayun. Alam ko magsasabi, grabe na pakagasos mo. Hindi mo naman kailangan ng ganyang karaming pregnancy test. Alam ko. Pero, kung ito yung way para matanggal yung worries ko, why not? Alam niyo yun? Unless na andun ka sa posisyon na yun, na parang, alam niyo yun, nakaka-paranoid. Teka lang, bakit ano? Basta makita ko lang yung dalawang lines dyan, alam niyo yung parang malaking ginhawa na para sa akin. So, ayun. Yun lang yung point ko dun. Kaya ako nag-test pa hanggang today. So, ito na yung mga progression. January 20. Ayan, matingkad na yung line. January 23, ito na. Nag-test ulit ako after 3 days. Ito yung mga hindi ko na nafe-feel. Sabi ko parang, teka, parang okay ako ngayon na. Buntis pa ba ako? Okay, nag-positive. Okay, buntis pa ako. So, nawawala yung worry ko. Alam niyo yun. January 24, ayan. Okay pa rin. And, ito yung today. Ito yung talagang pinakamatingkad ever. Sure na talaga eh. Lagpas na ako sa missed period. And, ayan na siya. Ito yung pinaka-last ko. So, kung i-compare natin, guys, yung January 28, at saka yung December 28. Oh, diba? At saka i-compare natin sa ibang mga PT na kinuha ko. Talaga yung progression ba nung line? Na talagang, alam mo na talaga na buntis sa buntis ka na talaga kasi ang dark na nung line. So, ayan. Gusto ko lang i-share sa inyo yung aking progression. Itong sa first response, so, nawala agad yung sulat niya. Within one day lang yun, nawala. Nakalagay dyan, no eh. Pero ayun lang, sharing lang yung aking progression sa PT. Isa lang yung itatago ko dito, guys. Hindi ko itatago to lahat. Isa lang siguro. Na-share ko lang to, guys, kasi alam kong marami rin ganito na kagaya ko, lalo na yung mga trying. Ako nga kung maibabalik lang eh. Kaso siguro para mais lang din. Alam nyo kasi yung nararamdaman ko kakaiba eh. Kaya alam nyo yung feel na feel ko na talaga na this is it. Iba na yung pakiramdam ko. Ang pinaka masasuggest ko dito na available locally ah. Yung early pregnancy test, lalagay ko na lang dito. Nakalimutan ko yung exact name, pero available yun sa Watson's. Ang price nito is $150 ang isa. Medyo mahal nga lang siya, pero ito
yung pinakamaagang faint line na nakuha ko sa pregnancy test. Ito rin, Shex. Okay din siya. Mura. Available yan sa Lazada. Sa Lazada ko yata ito binili. Pero kung tatanungin niyo ako, guys, gano'ng mas gusto ko, kung First Response or Clear Blue, mas gusto ko yung Clear Blue. Kasi mas kitang-kita ko siya eh, sa Clear Blue. Or siguro, dahil sa Clear Blue ako unang nag-positive, kaya medyo bias ako. Pero, ang cute nito. Ang cute kasi na itsura. Mas madaling hawakan. Tsaka, ito talaga yung pinaka-dye stealer na nakita ko eh, sa Clear Blue. So, ayun lang, guys. Ulitin ko, ha? Huwag niyo akong gayahin na ganito karami. Mas magandang mag-pregnancy test dun mismo sa week kung kailan kayo magkakaroon. Yun na lang. Yun ang pinaka-ano sa inyo. First day. Actually, yun ang pinaka-okay. First day onwards. Huwag before. Kasi ito, kagaya nitong Clear Blue, 6 days, diba? As early as 6 days. Ayan, ito, 5 days sooner, mga ganun. Pero ito yung sure ako, ah. Once na may makita na kayong faint line dyan, sure na yun. Sure na siya. Unless pala, yung mga tinatawag nilang evap lines, pwede. Pwede yun. Pero wala akong na-experience na ganun. Mostly faint line. So, pag may nakita na kayong faint line, most probably. Yun lang na masashare ko, guys. Sana meron kayong nakuhang ano, kahit papano. Sana may nakuha kayo dito sa pagdadaldal ko kahit papano. Okay, may itatapon ko na to kasi mapanghinaan ako po. Ayan, ang sinasabi ko. Talong tsaka binagoong ang baboy. Kasi nagpaluto ako ng bagoong kay artista dahil meron ako mangga, diba? Ang sarap ng bagoong, grabe. Sabi ko, feeling ko masarap siyang magbinagoongan. So, ayan. Sige, tikman mo muna, guys. Crispy ano to? Iba yung nasa isip ko. Ah, ako din. Mas gusto ko yung pinakuluan. Wag crispy. Sample pa lang naman to. Ayoko nung ganyan. Yung parang maano, pinrito. Ayoko nung pinrito. Ayan, papasample kami ulit. Kasi ito, gusto ko yung ano lang nilaga, yung baboy. Ganun lang yung gusto ko. Malambot. So, ayan. Kain tayo. Ano? Kumusta yung klase mo? Ha? Finish na? Hi, Pogi. Nantok ka na, no? Aga-aga. Ayun na. Bagsak na. Wala pang 6 o'clock. Wala pang 5 o'clock. Mamaya na, baby. It's 4. Sleepy na talaga siya. Mamaya na. Makamag-shesta ka lang eh. Baby. Alam nyo, dati hindi ko pinapansin to. Ngayon talaga hinahanap-hanap. Siguro pangatlong pabili ko na to ng dalandan. Sarap eh. Ju, gusto mo? Si Ju din yung gustong-gusto tong dalandan. Gusto mo dalandan? Dalandan. Dalandan. Sit down to. Sit down. Come on. Watch lang muna natin sila. Oh, nagpa-play sila, oh. Hi, baby! Hindi ako pinapansin, oh. Hindi na ako kilala ng Britney, oh. Britney! Sabi ko, tingnan natin kung anong reaction ni Buba sa akin. Kasi hindi pa ako nakamoy ni Buba ulit. Eh. Hi, Buba! Wala, dead ma. Dead ma ako ni Buba. Wow, mineral water. Ayun mo. Para ako nakikinig. Britney! Tuta, Britney? Britney, ito pa? Nasa ilalim din mo. Mag-1-year-old na pala to. February 12. It feels good na nakababa after ilang araw. Kasi hindi talaga ako bumababa. Kaya yun, nakipagkwentuhan lang ako saglit. Kana mami. At saka yung mga staff. Ayun, baka matulog na kami, guys. But first, mangga! Okay, good night, guys. We'll see you tomorrow. We'll see you sa next vlog. Sa next vlog. Hindi ko alam kung kailan. Bye! Saan tayo ngayon? Nakita na yung heartbeat ni baby. You know, si baby. Malamang mga early September. 6 weeks and 3 days.